Kamusta mga amigos? Wesley Matthews at Montrezl Harrell nakuha ng Los Angeles Lakers sa free agency. Dwight Howard iniwan ang Lakers para sa Philadelphia 76ers at Mark Gasol pangpalit kay Dwight Howard. Iyan ang ating pagkwento mga amigos, pero bago tayo magsimula, huwag na huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos na aking i-upload at bilang suporta na rin mga amigos sa aking channel. Bago pa nga dumating ang free agency ay matagal na naling ang pangalan ni Wesley Matthews sa Lakers. Simula lang may trade si Danny Green sa Oklahoma City Thunder at ngayon nga ang rumors ay naging reality nang ibalita ni Shams Charania ng The Athletic na kinuha ng Lakers si Matthews sa 1-year $3.6 million deal. Sa pagkakakuha nga ng Lakers kay Wesley Matthews, ay mapupunan niya ang iniwang posisyon ni Danny Green na isang 3-and-day player at higit pa doon sa murang halaga lamang siya nakuha ng Lakers. Nag-aalala sa deal na ito ang mga fans ng Lakers dahil sobra sa veteran minimum ang deal kay Wesley Matthews na pwede daw makaapekto sa kanilang cap space para mapapirma ang sarili nilang free agent player gaya na lamang ni Kentavious Caldwell-Pope o KCP. Madadagdagan ang kanilang depth sa wings, lalong na nang sinabi pa ni Rob Pelinka na pwedeng paglaruin si Kyle Kuzma bilang isang wing player. Samantala, ang sunod naman na nakuha ng Lakers ay ang player na kanilang kapitbahay na Los Angeles Clippers at ito nga ay si Montrezl Harrell. Never nga lumabas ang pangalan ni Montrezl Harrell sa mga rumors na aalis siya ng team dahil ang balibalita siya ang main focus ng Clippers para papirmahin. Si Harrell mga amigo ay nanalo ng 6th month of the year last season. Subalit hindi maganda ang kanyang naging performance sa kakatapos lamang na playoffs. Napapabalita kasi mga amigos na may alitan sila ni Paul George kaya siguro umalis na itong si Harrell sa Clippers. Ayon nga kay Adrian Wojnarowski ng ESPN, si Montrezl Harrell ay nag-agree sa 2-year $19 million deal sa koponan ng Los Angeles Lakers. Si Harrell ay nag-a-average ng 18.6 points, 7.1 rebounds at 1.7 assists per game. Medyo talaga nakakagulat ang ginawang desisyon na ito ni Montrezl Harrell, pero ganun pa man, good addition ito para sa koponan ng Lakers. Lalong magpapalakas ito mga amigo sa kanilang frontcourt. Samantala, matapos mag-tweet si Dwight Howard na babalik siya sa Los Angeles Lakers at gusto niya maglaro ulit dito, ilang minuto lang ay agad niya itong binura at lumabas ang balita na pipirma siya sa koponan ng Philadelphia 76ers ng minimum contract na nagkakahalaga ng $2.6 million. Di makapaniwala ang Laker fan at nagalit sa ginawang ito ni Dwight Howard na kagulo sa social media at ginawang pulutan na naman si Dwight Howard. Dahil sa desisyon ni Howard ay agad binaling ng Lakers ang kanilang atensyon kay Mark Gasol para ipangpalit kay Dwight Howard. Si Mark Gasol ay kapatid ni Pau Gasol na nag-champion sa Lakers katandem ni Kobe Bryant. Si Mark Gasol mga amigo, sa hindi pa nakakaalam ay na-drop ng Los Angeles Lakers sa second round ng 2007 NBA draft. Pero hindi nakapirma ng kontrato sa Lakers dahil na-trade din agad siya sa kanyang kapatid ni si Pau Gasol. Si Gasol ay naging champion na rin sa Raptors noong kasama pa nila si Kawhi Leonard ng 2018-19 NBA season. Malaking addition si Gasol para sa Lakers dahil mataas ang IQ nito pagdating sa basketball at magbibenepisyo ang mga teammate niya na cutter dahil magaling din siya magpasa at higit pa doon, tumitira din si Gasol ng tres. Ang dahilan bakit si Gasol ang kukunin ng Lakers para maging post defender lalong-lalo na pag nakatapat nila ang Denver Nuggets na mayroong best big man na si Nikola Jokic. Yan lamang mga amigos ang ating mabilisan NBA update sa ngayon. Mag-iwan ng opinion sa comment section sa baba at aking babasahin yan. At syempre, huwag na huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe, like and share at i-hit ang notification bell para wala ka ma-miss na bagong videos na aking i-upload. Maraming salamat po. God bless.